Gusto ko lang ano, itanong sa iyo kung ano yung nangyari dun sa Farmers Plaza sa Araneta Center last week. Okay. So, pwede mo ba ikwento sa amin kung ano yung nangyari nung pumila yung si Gretchen Diaz dun sa female restroom? Apo. Quarter to one po, may dalawa pong babaeng lumapit sa akin na nag-complain na may nakapilang LGBT sa siya ng mga babae. Yun na po, nakita ko na po, andun po si Ma'am Gretchen, in-approach ko po siya ng maayos. Sabi ko po sa kanya, Ma'am, dito na po tayo sa siya ng lalaki. Yung PWD po, hindi ko na po sa kanya na offer yon dahil dami din po nakapila. Yung sa CR po kasi ng lalaki, nakita ko po walang pila po doon, wala po yung tao. Pinalipat mo siya doon? Opo, pinalipat ko po siya. Paano mag-alap? Paano mo siya sinabihan na lumipat? Pinalabit ko po siya sa bandang dito po. Tapos sabi ko, Ma'am, dito na po tayo sa CR ng lalaki. Tinawag mo siya Ma'am? Opo, Ma'am po ang tawag ko sa kanya. Okay. Tapos imbis na po siya mag-CR doon, kinuha niya po yung cellphone niya, tinapat niya po sa mukha ko. Sabi ko, Ma'am, bakit po kinukuha ng picture? Baka mamaya po ipapatay mo na lang ako niyan kasi nauuso naman talaga yung ganun. Ngayon, sabi niya, ay hindi to picture ate, live to, kaway ka. Kaway ka, kaya naka-live video to, promise isikat ka. Sabi ko, baka delete naman po yan. Magtatrabaho lang naman po kung maayos, in-approach lang makita ng maayos din na may kasamang paggalang. Kaya hindi na ito matitilit kasi naka-live to, may 10 viewers na nga. So, naka-post sa Facebook yun? O. Yung video na yan? Ewan ko kung paano ginawa niya yun. Basta naka... Nandun pa rin sa Facebook, wala na. Naka-live po daw yung video na yun. Ngayon, sabi ko sa partner ko, Ate Balili, kinukuha niya ko ng video, naka-live daw po. Sabi naman itong partner ko... Yung kapwa mo partner? Babae po. Oo. Janitress din siya sa Farmers. Ako, janitress po na. Pinakausapan din po siya na kung pwede i-delete yung video. Pero ayaw ayaw talaga i-delete ni Ma'am Gretchen. Kaya inibitahan na po namin siya na pumunta sa security office para maayos yung video na yun at para ma-delete din po. So kaya napunta sa security office kasi ayaw niyang i-delete yung video na kinukuha niya sa iyo. Opo, nakiusap naman po kami ng maayos sa kanya. Nasaan yung security office? Sa Farmers Plaza rin? Opo, doon po. Sa pinaka lower ground floor. Lower ground, okay. Ano nangyari sa security office? Nung sumama po siya sa akin, nawakan ko din po kasi siya sa braso. Hindi ko naman po talaga totally siya kinalatkad. Kaya po ako nang naghawak sa kanya kasi po nung sinabi po ng partner ko na dalhin sa security office, so pumiglas po siya, natamaan po yung tiyan ng partner ko. Wala pa to sa security office? Wala pa po. So papunta sa security office, ano nangyari? Pagdating po namin sa security office, pinaliwanag po doon sa... Hindi, yung ano... Anong sinasabi niya na kinalagad niyo daw siya? Hindi po totoo yun. Oh, so ano, pakisabi sa amin kung anong talaga nangyari doon? Ngayon po, nung sumama po siya ng, kung saan naman po siya sumama sa amin, pero nung nagsasabi siya na kinalagad ko daw po, pero hindi po totoo yun. Nakiusap na po kayo yung mga head po ng security guard na ito pwede i-delete na at tigilan na yung pag-video niya doon sa loob ng security office. Pero ayaw po yung tumigil ni Ma'am Gretchen. Ngayon, habang nagbibidyo siya, tinabig ko yung cellphone niya na para tigil mo na yan. Huwag mo na akong kuha ng video. Yun ang sabi naman po niya sa cellphone niya na nakita niyo nito sa yan, sinampal niya po ako. Hindi po yung sinampal, tinabing ko po yung cellphone niya. Mm-hmm. So, ano, saan nangyari yung sinasabi mo na nagpumiglas siya? Doon po sa CR po, sa taas pa bago po yun. Bago pa yun, ano, bago pa sa security office. So, ano nangyari doon? Bakit siya pumiglas? Hindi ko po alam. Basta pumigla siya na ganyan niya po yung tiyan ng kasama ko. Yung kasama mo? Buntis po. Sino, anong, ano siya, kasama mo sa work? Opo. Nalilinis din ng CR. Opo. So, pero yung kasamahan mo, hindi siya nag-file ng complaint? Hindi. Oo. Pero tinamaan niya yung tiyan niya? Opo, tinamaan po. Buntis siya? Opo. Yung mga ilang buwan na? Pang 7 months na po yung tiyan niya. Seven months na. Okay. So, doon sa, balik tayo sa security office. So, hindi siya pumayag na burahin yung ano, opo, yung video. Okay. Kasi nga daw po naka-live na at may 10 viewers na report yung nagsusubaybay sa kanya. Okay, anong naging decision doon sa security office? Dahil po ayaw pumayag ni Ma'am Gretchen na i-delete na lang yung video, sabi na lang po ni Chief na sige, itawag na lang sa police kasi ayaw nga makinig sa kanila. Yung pagdating doon sa police, wala po yung poses. Okay. Hindi po siya pinasasa ng... Hindi niyo siya kinaladkad papunta sa sasakyan? Ay, hindi po. Mauna pa nga po siya papunta doon sa sasakyan ng pulis eh. Nakasunod po kami sa kanya.
Pero nung dinala mo siya sa security office, inakay paano yun? Inakay mo ba siya? Hinawakan mo ba siya? Hawak po kami. Magkahawak po kami dito. Magkahawak kayo? Okay. Paano? Dito? Dito sa, po. Hawak ko pa siya dito. Sa siya naman po hawak niya ako dito. Okay. Gaano ba, posible ba na ano mo siya? Kalad ka rin mo si Gretchen? Hindi ko po kaya. Malaki po yun sa akin. Paano mo ordering mas malaki sa'yo? Mas malaki ano po. Ano bang height niya? Siguro po nasa 5'3", 5'4" po siya. Okay. Ikaw, ano bang height mo? 5 lang po ako. 5, okay. So, sumama ka sa presinto? Apo, sumama. Saan yung itong presinto na to? Station 7 po. Station 7. Apo. Okay. Sa, ano, yung sa kay EDSA? Apo. Pagdating po doon, nag-antay po kami na simula alas 2 hanggang mag-alas 7 ng gabi. Wala po kami ginagawa. Naka-standby lang po kami doon. Bakit? Walang investigador? Kasi po, sabi nila yung kaso daw po yung dadalhin po nila sa cybercrime. Yung pagdating po ng alas 7... Kasi anong complaint ang final mo sa kay Gretchen? Yung video po, para po ma-delete. Oo. Sabi po nila sa cybercrime. Sa cybercrime. So, naghintay kayo na hanggang alas 7? Opo. Okay. Alas 2 ng hapon hanggang mag-alas 7 ng gabi. Pagdating po ng alas 7 ng gabi, dinala po si Ma'am Gretchen doon sa labor. Mm-hmm. Para daw po i-medico legal. Labor hospital? Opo. Labor hospital. Tapos doon na po nila inumpisa na iposa si Ma'am Gretchen. Pulis ang nagposas? Opo. Pulis po nagposas. Hindi kayo. Hindi yung Araneta. Hindi po Araneta. Hindi farmers po. SOP daw po kasi ng pulis yun na pinupusasan yung gano'n. Itong poses po, ginamit nila kay Ma'am Gretchen, poses po ng pagmamayari ng gwardyo ng hospital. So sa hospital na to, hindi rin sa presinto pinusasan si Gretchen? Hindi po. Doon na po mismo sa hospital. Kailan dumating yung, sabi ni Senator Contreras, meron nagpalalo siya ng abogado? Tama ba? May abogado ka ba na nakita? May abogado po dumating doon. Hindi kaso, hindi mo alam kung sino ang kanina niya. Si Congresswoman Roman? Dumating po siya pagkatapos na po. Kasi saan siya dumating? Sa Station 7 sa po. Sa Station 7. Mga anong oras? Ano na po yun? Madaling araw na po yun eh. Ha? Inabot kayo ng madaling araw? Opo, natapos po. Galing na kayo ng hospital noon? Opo. Pagkagaling na kami ng station. Hospital, dumating kami sa Camp Caringal. Pagbalik namin sa Camp Caringal, balik na naman kami sa Station 7. Doon na po dumating si... Si Geraldine Roman. Opo, yun na po. So, wait, nagpunta pa kayo ng Caringal? Opo. Bakit? Kasi sila doon ng cybercrime? Opo. Doon, okay. So, wait. So, after the mall, sa security office, nagpunta kayo sa Station 7. Opo. Tapos, dinala si Gretchen sa labor hospital. Opo. Kasama ka? Opo. Kasama po kami doon. Tapos pagkata sa labor hospital, diretso po kami sa Camp Caringal. Nagpunta sa Camp Caringal kasi nandun yung cybercrime. Opo. Anong ginawa niyo doon? Sila lang po pumasok sa loob. Kami po, naiwan lang po kami sa labas. Ang pumasok po sa loob, si Ma'am Gretchen, tsaka po yung lady guard po na doon ang katrabaho sa mall. Kami po dalawang janitress, doon lang po kami sa labas. Okay. So, ano naging finding doon sa Quirino Hospital, sa labor hospital? Di mo na alam? Hindi ko po alam. Di po nila basta pinagalasan. Basta nagpa-check up siya doon? Opo, nagpa-medical lang po. Okay. Tapos, pagkatapos ng Camp Caringal, bumalik kayo sa Station 7? Opo. Ano nangyari ulit sa Station 7? Ayun po, dumating na po si Congressman, Roman. Roman. Ano nangyari doon? Pinadrop na po sa amin yung case. Sino nagpa-drop? Ano po, management team po. Ng farmers. Opo. Okay. Pinadrop na po. Para yung, matapos na po yung issue. Tama ba yung final nyo na kaso is, anong tawag dito? Undisfixation? Parang gano'n? Ano ba yung kaso na final na dapat kay Gretchen? Hindi ko po alam. Hindi mo na alam. Basta ang reklamo ko sa kanya, yung ma-delete video. Ma-delete po yung video. Kasi binidyo ka niya na hindi mo wala sa kagustuhan. Opo. So nag-agree kayo na i-drop na lang yung kaso? Opo. Okay. So ano naman yung nakarating daw kayo sa barangay? Opo, para po magkaroon po kami ng kasunduan na each party po magkakaroon kasunduan para wala ng kaso sa isa't isa. Saan nagpunta ang barangay sa Station 7 o nagpunta kayo sa barangay? Kami po ang pumunta doon. Alas 3 na ng madaling araw. Haba ng araw. Yung nga po, wala nga pong pantay kung sa anak ko nung araw na yun. Okay. Okay, so drain-up mo yung kaso. Wala na kayong kasuhan ni Gretchen? Wala na po. Pero kinasuhan daw niya yung farmers. Yung farmers mall daw po. Yung farmers plaza. Ngayon, ano yung nangyari dun sa Facebook account mo?
Ang Facebook account ko po, ayun na po, gumagawa na po sila ng fake account ko na nagpo-post na hindi naman po ako doon. Nagpo-post po sila ng mga bad words doon na hindi naman po ako may... Ano nangyari sa Facebook account mo? Yung Facebook account ko po, gusto ko po ma-deactivate pero ayaw na po gumana ng password. Ano nangyari? Nahack? Parang nahack po. Nahack? So ano nangyari sa Facebook mo? Hanggang ngayon, naka-open pa rin naman. Pero hindi na po, hindi ko na po binubuksan. Hindi, sabi mo, natanggal yung profile picture mo? Opo, natanggal po yung profile picture ko. Nakuha nila yung mga pic. So, nakontrol nila yung Facebook account mo? Opo, nakontrol po nila. Meron po dun isang nag-comment po sa akin na ako daw. Bago daw po nagtanggal ng mga picture ko, inakapin na daw po nila lahat ng picture ko. Nakagawa na daw po sila ng fake account ko. Sa Messenger? Messenger sa po. Sa Messenger. Opo. Mga ano din po yung member din po ng mga LGBT yung nagbubuli sa ako. Ilang Facebook account na fake ang nakita mo? Tatlo po nakita ko. Anong laman? Yung una, yung mukha ko. Yung pangalawa po, yung mukha na ng kaming dalawang magnanay yung nilagay nilang profile picture. Pati yung anak mo. Pati po yung anak ko din na damay na po nila. Okay. Gusto ko lang po linawin sa lahat na yung mga post na po yun, hindi po ako may gawa nun. Mm-hmm. Tsaka wala ka namang against sa LGBT, di ba? Wala namang po ako ano sa kanila. Oo. Meron ka bang mensahe doon sa mga gumawa nun sa Facebook mo? Sa mga gumawa po sa mga fake account ko, sana po maintindihan nyo naman na wala naman po akong ginawang masama at hindi po rin naman po sinaktan yung kapatid nyo. Sana po... malinaw na sa malinawan lahat ko ng mamamayan na yung fake account ko kung nagpo-post ng kung ano-ano ay hindi po ako may gawa nun. Ngayon, sinasabi daw na kuhan ka daw, isa ka daw endo. Tama ba? Hindi po. Pwede mo bang, kung okay lang sa'yo, sabihin mo sa amin yung paano ka, ano ang terms ng employment mo doon sa Ang gusto po nilang mangyari, papasok pa rin po ako. Pero nagsuggest po ako na kung pwede mag-rest po muna ako dahil sa inabot kong stress na rin po. Okay. Pero ano ang ano mo status mo dun sa farmers? Direct employee ka ba? Direct employee ka ba? Through agency po ako. Through agency. So, ano ka dun sa agency? Regular ka ba dun? Opo. Oo. So ilang taon ka na nag-work sa agency? 3 years na. 3 years na. Ay hindi po, magpo 4 years na. Magpo 4 years ka na sa agency. Kasi galing po sa ibang branch eh. So regular ka na sa agency? Opo. So meron kang SSS, tama ba? Meron po, mayroon po akong SSS, benefits. May benefits ka, PhilHealth, etc. Mm-hmm. Tapos, ang sweldo mo ay minimum? Opo, minimum. Minimum wage. $537 per day. Ang oras mo? 10 to 10 po. 10 to 10? Opo. Okay, tapos sumasweldo ka ng 15.30, tama? Opo, 15.30. Ngayon, hindi ka naman tinanggal ng employer mo? Hindi naman. Hindi. Pero pumayag sila na magpahinga ka? Opo, support naman po nila yung paghingi ko sa kanila ng pahinga. Okay. Ngayon, siguro ang huling tanong ko na lang, meron bang policy yung mall tungkol sa mga mag-restroom ng mga trans people? Kasi po, nakalagay lang po talaga doon, female, male, PWD po. Okay. Yung so, PWD paano kung, po kasi nagiging common CR po yun. Common CR siya. Kaso nung time na yun, nung nag-CR si Gretchen, anong nangyari? Mahaba ang pila? Mahaba din po ang pila doon sa PWD. Oo. Hindi ko na po sa kanina na-offer yun. Na-offer ko na po yung sasaya na lalaki dahil wala pong tao doon. Pero kung wala nagreklamo? Hindi ko naman po siya sisitayin. Hayaan ko lang naman po siya. Meron na bang mga nag-CR doon sa CR na yun ng mga trans? Na nakapag-CR siya sa CR ng babae? Apo, marami na rin. Ikaw mismo? Apo. Ikaw mismo. Okay. Meron ka ba bang gustong idagdag? Na siguro message mo doon sa mga tao? Na kumbaga hindi alam ang totoong nangyari. Kung hindi alam yung version mo ng nangyari. Apo. Sige. Message ko na lang po doon sa mga taong hindi po nakakaalam ng kwento. Sana naman po wag po kayong maging mapanghusga sana based sa nakikita nyo. Gusto ko lang ginawin po talaga na yung mga fake account po yun na yung ginagamit yung pangalan at picture ko pati picture ng mga anak ko hindi po ako may gawa nun.